Hi Air Signs, Gemini Libra na Aquarius, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 10, 2024. Please be reminded that this is channel reading po. So maaari kayong makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong March 10, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Okay. Sa araw na ito, may nakita akong promises. Dalawang tao to eh. Nag-commit. Nagkaroon ng agreement. May nakita kong contract dito. Maaring signing of contract po ito or marriage contract. Maaring may nagpakasal po sa araw na ito. Or maaring may nagpropose pa po sa inyo. Nag-say yes po kayo. Tapos, may nakita kong proposal dito. It might be proposal for business or marriage. Dalawang tao to na nag-promises na may susundin na batas. Okay. Ano pa po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024? Maari din na may nag-celebrate na wedding anniversary po ngayon or monthsary. It might be this is your energy or malaki ang influence ng lalaking ito sa araw na ito. Maaring nagbibigay siya ng happiness sa inyo. Ito yung taong nag-propose sa inyo, nagbigay ng kontrata. Okay. Pwede din nagbigay siya ng sakit ng ulo po. Pwede rin siya yung nagbigay ng tulong. Ano pa po ang ganap sa araw na ito, ngayong March 10, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Oh. Okay. Mag-ingat po sa isang tao kasi may nakita kong pagnanakaw dito. Maaring i-downgrade kanya or ipapahiya. Maaring magnanakaw ito ng idea or opportunity. May nagsabi sa akin ngayon, may nang agaw. May nang agaw. Whether tao ba yan or bagay. Ingatan ng mga mahalagang bagay po sa inyo kasi may nakita akong damage po dito or pagkawala. Tapos nag-cause ito ng stress or sickness sa inyo. Okay? So, ingatan po. Dobleng ingat. Alamin pa natin. Okay, kuha muna tayo ng mensahe.
Spirits Guide, ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024? Let things happen. Marahil nakatadahan na to sa inyo. Itong mga pangyayari sa araw na ito. Pasensya na kayo sa ingay, ha? Maingay po yung kapitbahay namin. Focus po kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. Ano pa po ang mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024? Oh, cherish memories of loved ones. So, take time to your loved ones. Magbigay ng oras. Give time to your loved ones. Magbigay ng oras sa sarili at sa inyong mahal sa buhay. Okay? Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong March 10, 2024. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024? Spirits Guide. Clarification po sa card na ito. Career and money po. Ulitin natin kasi marami. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024. Spirits Guide. Clarification po. Sa card na ito. Love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024. Clarification po sa card na ito. Yan, kunin natin. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung bagong upload po natin na para sa inyo. Separated po yung Gemini, Libra, and Aquarius. Dalawang video po iyon para sa inyo. Monthly Gabay Tarot Reading March 2024 at Love Reading for this month, March 2024. So, check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. Maraming salamat po. Ngayong araw na ito, ngayong March 10, 2024. Wow, may nakita kong growth dito. Sabi po dito, na malapit mo nang maabot ang iyong goal sa buhay. Basta po, take action lang po. Sipag at tiyaga. At habaan ang pasensya. Okay? So, ayun, sinusiguro talaga ng cards dito na maabot mo ang iyong goal sa buhay. Basta samahan lang ng action. Parating ng resulta sa iyong sipag at tiyaga. Naghihintay at malapit ka nang mag-harvest. Wow. So go with the flow. Take this message. Go with the flow. Resulta to eh. Resulta to sa inyong effort. Diba? Araw-araw ko itong sinasabi sa inyo na huwag niyong hayaan na magkaroon ng stagnation sa araw-araw niyo. Huwag hayaan na magkaroon ng stagnation sa araw nyo, na
walang ginagawa. Kailangan maging productive pa rin tayo. Tuloy pa rin ang buhay. Tuloy ang trabaho. Sabi po ng card dito, huwag kayong mag-give up. Stay positive and be grateful. Ganda. Okay. Oh. Kailangan habaan ang pasensya. Kailangan, kung magkaroon man ng opportunity ngayon na binigay sa inyo, may binigay na opportunity ngayon, kailangan ng wastong plano. Pag-isipan ng mabuti. Huwag i-grab agad. Kailangan pag-isipan ng mabuti. At magkaroon ng wastong plano. Yan yung sabi po ng card dito. Sigurado naman dyan, kung i-apply mo ito, magkakaroon kayo nito ng mahabang pasensya, wastong plano, ito. Ito yung sinisiguro sa inyo na malapit na kayo mag-harvest. Actually, naiinip ka na dito eh. Some of you naiinip ka na kayo. Tapos, kung ramdam nyo ngayon na naging aggressive kayo, so be still. Huwag muna, pag-isipan po ng mabuti bago tanggapin, ha? Kasi sabi po ng card dito, pag-isipan po ng mabuti, kailangan ng wastong plano. Kung may plano kayo, na hinihintay, may hinihintay kayo, kailangan ng mahabang pasensya. Oo, sabi din dito, kung may offer sa inyo, diba? Sabi ko kanina na magkaroon ng wastong plano, kasama na dyan ang, ano, dahan-dahan lang, magsaliksik, take your time, sabi po ng card. May hinihintay kang tao dito, bago ka kumilos. May hinihintay kang tao na gumawa ng hakbang bago ka kumilos. Okay. Maging handa kasi may parating po daw na surprise message or news. Na maaring hindi nyo magustuhan. Maaring this is not delay. Kailangan ang pakiusap lang po dito ng card na kailangan lang talaga ng pag-isipan ng mabuti itong binigay na offer. Diba may sabi ako dito na may offer, may proposal, may commitment na mangyayari, agreement. Pag-isipan po daw ng mabuti bago tanggapin. Kung may hinihintay kayo na resulta. So, kailangan habaan ang pasensya. Okay, let's proceed. Sa career and money nyo po. May bumalik. Regarding to sa career and money nyo ha. May bumalik na isang tao na nanloko sa inyo. It might be, yes, it might be about money. Nagbago na po raw siya. Na-enlighten na po daw siya. So, mag-ingat pa rin ha. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung totoong pakay niya. So, connect to your intuition. Connect to your intuition para malaman mo kung nagsasabi ba ito ng totoo? Tapos nabibigatan ka dito sa responsibilidad, sa maraming gawain. So seek help. Hindi naman masama humingi ng tulong.
humingi ng tulong po. Eh? Maaring hihingi na ito ng sorry sa inyo. Pero kailangan on guard kayo. Yung taong maluloko na nagbalik na gustong makipag-connect sa inyo. It might be ano to ha, sa career and money niyo to. Ingatan, mag-ingat talaga kasi may nakita kong deception din dito. Pag paninilang panuloko, may hindi totoo sa inyo. Ganon. Okay? Okay. May hinihintay kayo dito talaga. This is the clarification, second chord na clarification na may hinihintay kayo. Opportunity, tao, bagay. Some of you, you're waiting, nagkaroon ng hesitation, nagkaroon ng suspension, kumbaga mamaya na, ganun. Okay, nakikita ko na. Nagtaka kasi ako dito na bakit may delay, parang hinihintay kayo ng isang tao na makaka-receive kayo ng balita or mensahe na hindi nyo magustuhan. Ito pala, delay. Kung nag-antay kayo ng job opportunity or contract, meron pong delay. At nakikita ko yung frustration nyo. That is very normal. Same pa rin sa kaperahan nyo. May inaantay kayong pera na nagkaroon ng delay. So, ito yung ask ng card sa inyo na kailangan habaan ang inyong pasensya. Make yourself busy. Kailangan natin ng pag-intindi. Baka may dahilan kung bakit ito na-delay. Or baka some of you hinihintay yung swelto na matagal pa. Okay, may sabi po ang court dito na para sa inyo na huwag mag-desisyon. Regarding to sa kaperahan nyo ha, huwag mag-desisyon agad na mag-invest. Or maggasta sa isang bagay. Wait until a clear signal for action emerge. Kailangan yung pag-isipan, no? Huwag mag-desisyon agad. Kailangan pag-isipan. Gather information. Gather factual information. Experiences. Isipin nyo yung mga consequences na possibility kung tatanggapin mo itong opportunity na ito. Before kayong gumawa ng malaking desisyon. Okay. Kung may balak kayong maggasta ngayong araw na ito, kailangan mo nang pigilan nyo po. Okay? May parating na pagsisikripisyo o pagsusuko. Bagamat ihanda ang sarili kung karapat-dapat ba ito. Nag-iisip ka dito. This card asks you to try to invest your time wisely. Make yourself busy habang hinihintay mo ito. Eh? Okay. Sa love life, self-love, partnership, and romance. Nagkaroon kayo ng hesitation dito. Ano to? Freedom. Maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pagpalaya sa inyong sarili mula sa restriction, paghihigpit. Kaya magpatuloy.
Lumabas naman dito nang yung nagpaliban. 'Di ba? Nagkaroon ng postpone ganun. Bakit kayo nagkaroon ng hesitation dito? Nagkaroon kayo ng hesitation. It might be this proposal po. Nagkaroon kayo ng hesitation. Okay. Gusto mo ng freedom dito eh. Gusto mo makalaya sa inyong emotion ngayon. Maaring mabigat ang inyong kalooban, tapos gusto mong lumaya. Actually, nagkaroon ng freedom ngayon. Oo. It might be this emotion is nakaraang araw pa. Kasi yung kahapon is about freedom din yun eh. Na para sa inyo kung hindi ako nagkakamali. So you are fighting for what is right dito. Kailangan ng action dito, sabi po ng card. Huwag nyo daw ipagpaliban yung freedom nyo. Tapos, may nakita ko dito. Wow! Granted yung manifestation nyo. Excuse me. Granted yung manifestation nyo po. May parating po na blessing. With the divine assistance, all things are possible. Some of you sa mga single dito nagmanifest. It may pwede din sa lahat ng status to. Nagmanifest kayo na magkaroon ng healthy relationship, wonderful relationship. And sabi po ng card dito na your manifest will be granted soon. So yun ha, magmanifest kayo regarding sa relationship. Pay attention lang po daw kayo sa inyong pag-balance sa inyong emotion. Pay attention to balance your emotions with your thoughts while remaining grounded and passionate. Para ma-attract mo yung positive energy, pwede din na sa mga single na ma-attract mo yung green flag na tao. So yun yung kahapon pa to eh, yung sabi ng card na kailangan na magsimula sa atin na maging green flag tayo, di ba? Sa ibang tao. Para maka-attract din tayo ng green flag, yung tamang tao na para sa atin. You are divinely guided dito. You have your self-confidence. You are back. Inspired po kayo. So, take a move na. Kasi sayang to. Nakatadhana to sa inyo. Yung sabi dito na malapit ka na mag-harvest. Kailangan talaga ng karagdagang aksyon. Aksyon, paghintay. Kasi malapit na kayo mag-harvest. Patuloy nyo lang po pagbalanse sa inyong mga ginagawa dyan. Sa inyong emotions din. And attract positive energy. Okay? Huwag magsalita ng mga bad words. Lalo na sa mga magkaroon ng negative affirmation sa ating sarili. No. Weakness to ni Gemini Libra and Aquarius, yung magkaroon ng self-pity kung hindi makuha yung gusto niya. Kailangan mong labanan yan, Gemini Libra and Aquarius. Huwag kayong magsabi na, ang bobo ko talaga, ang S ko talaga, yung nakakasira sa inyo, huwag po. Okay? So, take an action. Tsaka. And take time to your loved ones also. Nagsabi sa akin ngayon na, spend time to your inner child or sa mga bata. Para ma-refresh yung energy mo. Okay? So, attract positive energy.
positive affirmation sa mga bago dito, such as I am loved, I am healthy, blessings come to me, money come to me, opportunity come to me, I am worthy, I have confidence, matapang ako, ganun. So yun ha. Pasensya na talaga sa ingay. Maingay yung kapitbahay namin. Akala ko tapos na yung construction nila, pero hindi pa pala. Okay. So, focus kayo sa akin ha, para may makuha kayong mensahe. Ano po ang mensahe sa araw na ito para po kayo sa mga single Gemini Libra and Aquarius love message po? Embrace yourself. Surrender, embrace yourself. Celebrate yourself, you deserved it. Love message niyo po para po sa mga Gemini, Libra, and Aquarius sa mga buhay as mag-asawa sa mga may relasyon. Ngayong March 10. Difficulties. Jealous. Okay, may jealous pala. Naganap. Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. Ang jealous ay pumipigil sa happiness sa inyong connection. Yung jealous kasi ay magkakaroon ng gap eh. So kailangan yung i-work out yan. Okay, true love. This is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Love message nyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius sa lahat ng status, sa lahat po, para sa lahat. March 10. Okay, practice compassion, see things from a fresh perspective, and new love. Embrace an opportunity for love in your work, prospects, or for spiritual growth. Wisdom message po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024. Okay. Meditate. Kailangan nyo mag-meditate dito to connect with your intuition. So, this situation involves your past life memories. Ooh. Kabuang advice niyo po sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024. Forgiveness. If you're feeling angry about a past issue, okay, so duda ko ako eh. Kung bakit lumabas dito yung memories.
Tapos may lumabas dito na this situation involves your past life memories. So, nakaraan na yan. Tapos na yan. Kasi kasuhin natin yung ano, yung present natin para sa future. Kung hindi pa kayo tapos sa past nyo po, kailangan nyong ano yan, i-process nyo ang healing niyan. Kailangan ng pagtanggap, i-surrender. Let go and move on. If you're feeling angry about a past issue, that, okay, this card is asking you to discover the more vulnerable feelings behind the that anger. You are being asked to forgive and be gentle with others. Okay, confidence. Kasi bumalik yung confidence mo dito. You are encouraged to disconnect from physical or materialistic plan and move to the spiritual realm. Okay. This is ano, connection to your intuition and faith to the universe. Okay? Kailangan yung mag-meditate ngayon, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi maaring may mensahe na para sa inyo. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 10, 2024. Lady Gaia, your challenges are lessons. You are loved and welcome to Earth. And sabi po ni Archangel Priminilic, be conscientious, cooperate with others for the highest good. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, March 10, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.